At tayo po mga kapatid ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya handa po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, first God, tayo po sama-samang tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos ang nadalhin po ng ating beloved preacher, Brother Florentino Roloyan. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Gabi sa ating big coverage here. Bilay ba dahil gayuso? Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, sa pagkakataon ngayon, tayo po yung sama-sama pong muling manalangin sa ating pinakamamahal na Kristo. Praise God. Hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapresent sa lahat sa pangalit magbanal. Muli kami nagpapaabot ng aming papuit pa sa lahat mesa sa araw pong ito. Nambati sa muli sa aming pinating malahati sa iyong dakil at banal na pag-iingat. Salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming pagpupuri. Lahat higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitin sa iyong napakatamis at banal mong presensya. At lusing bahagi po sa aming pong pakikinig at pag-aaral po ng iyong pong banat makapiyang salita. Tunay na sa ganang akin wala akong magagawa. Kayo lamang pong malagay sa akin labi ng kalamat magwas po ng pangunawa. Manapon lang sa mga ibang lingkod, nagaluyan ang pagpapalang si Bunyan at sama sa kamay ng kapatawaran sa dalayan po ng aming minamahal, kinanggalan ng personal vida, aming po pinagkakaisahan, sinasaway at lahat ng nakaaway sa makapiyang pangalan sa Diyos, kasi now in Jesus' name, amen and amen. Lahat magsabi amen. Lahat magsabi praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay makabalik sa ating po mga buwan at bago po tayo magpatuloy, muli po ang pinakamataas na pagpupuri at paglahati at pagdadakila, pagsamba, pagparangal at ang buong kapangyarihan ay naoko lamang sa ating po pinakamamahal na Jesucristo. Dubli paggalang at pagrespeto sa ating po minamahal at ginagalang na ibang lista, World Star Almeida, our dearly beloved pastor, that I probably love again, dear beloved Almeida children, at sa patuloy ng pag-aalala po sa mga banal pong turo ng ating pong kagalang-galang at minamahal isang pastor sa Almeida, sa akin mga beloved corporate church elders, sa lahat ng mga musician, sa ating mga awit at manugtog, sa lahat ng ating pong mga inibig na mga kapatiran, isang mapagpalang hapo po, at minsan pa po natin palapakan ang ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat itong araw pong ito ay para sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Amen. So mga minamahal, buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata pong sa East, talatang 45, at pakisunod po ng Mateo, kabanata pong 15, talatang 18 hanggang 19. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 6, ang talata po ay 45. Sabi po rito, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal sa talatang resisyon, Ibe. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 15, ang talatang 18 at 19. Dadapuan sa mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling. At siyang nakakahawa sa tao. Kapag ka sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pagkakati, mga pagnanakaw, mga pagsaksitati sa katotohanan, mga pamamuso. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Ngayon po ang ating paksa po, mga minamahal, your heart is important to God. Ang puso mo ay napakalaga sa Diyos. Amen? Kaya ang ating pong napakinggan ang mga salitang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, na kung saan sabi nito, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti sa kanyang puso sapagkat ang kanyang puso ay punong-puno ng kabutihan. Subalit, ngunit sabi rito, ang masamang tao ay nagsasalita sa kanyang bibig dahil ang kanyang puso ay punong-puno ng kasamaan. Amen? Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ang mayroon sa kanyang puso? Ang sabi rito, mga minamahal sa ating pong nabasa, sa aklat po, mga minamahal ng Mateo, ito po ang nilalaman. Amen? Sa parte ng ating katawan, ang pinapahalagahan ng Diyos ay ang ating puso. Amen? Pinakamahalaga sa Diyos yan, mga minamahal. Tandaan po natin, lahat ng parte ng ating katawan, ng ating body, ang pinakamalaga sa Diyos ang tinitingnan yung puso natin. Amen? Everybody say praise the Lord. Sapagkat, ang sabi po rito, mga minamahal ko,
Puri pong ating pong pinakamamahal na Pasong Kristo, ating pong aking pong muling basahin na kung saan sabi rito. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Ano po yung mga nakakahawa na bagay? Mga minamahal sapagkat ang Hallelujah po sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pakiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumuso. Amen? Ito po pala yung nakakahawa at pinanggagalingan ay ang ating puso. Everybody say praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi po, mga minamahal, na aklat po ng Jeremias, sa kabanata pong 17, talatang 9, ang puso pala ng tao ay ito po ay talagang mandaraya. Amen? Pinanahanan ang kasalungi, kasinangungan, at sabi, ito po ay walang kasinsama. Amen? Everybody say praise the Lord! Likas na masabi ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, mga minamahal ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong may tatago. Wala tayong may kukumble. Lahat ng ating ginagawa ay pagsusulit natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mayroon pong apat na bagay na ating pong dapat malaman at tandaan na magbibigay sa atin ng iba yung kalakasan, maging tatago at maging pure ang ating heart sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Unang bagay, mga minamahal, sabi nito, let us surrender your heart all to God. Amen? Kailangan isuko mo ang puso mo sa Diyos. Everybody say amen. Eh sabi nga ng Biblia, ibigin mo Panginoon ang buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ang buong kalakasan mo. Everybody say amen. Kailangan surrender mo buong-buo yung puso mo sa Diyos. Kasi pag 99.9% lang, hindi yan acceptable sa ating mahal ng Panginoon. Kailangan pag sumurrender ka, wala kang ititira. Buong-buo ibibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga po ng Biblia, mga minamahal, my son, give your heart and let your eyes delight on my ways. Amen? Kaya po basahin po natin, dito muna sa Jeremias 17:9 at makisunod po ng Hebreo 4:13 at ito pong Kawikaan 23, talatang 26. Sabi ng Jeremias, talatang 17, talatang 23. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Amen. Ang totoong masama, sino ang nakakalap? Amen. Yun ang sinasabi, isinasaad ng puso ng tao. Amen? Kaya gusto ng Diyos na habang tayo naghihintay sa Kanya napakalapit na pagbabalik, maging pure yung ating puso. Amen? Amen? Dahil sinasabi rin po, mga minamahal, na walang bagay na matatago sa mata ng Diyos na siyang ipagsusulitan natin, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya hindi po basahin po natin, mga minamahal, Hebreo 4:13 at pakisunod po ng Kawikaan 23, talatang 26, muli po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 4, ang talata po 13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Amen. Darating na panahon, ito pala, sabi ng Biblia, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Lahat pala ng hayag at lihim na ating ginagawa, ipagsusulit natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ganun pala kahalaga ang puso natin sa Diyos. Amen? Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Kaya ang hiling ng Diyos, mga minamahal, na habang tayo naghintay sa Kanya, kailangan natin isuko ang ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ang paglilingkod po natin, walang mental reservation sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Okay, lipo basahin po natin mga minamahal. Kawikaan 23. Sa aklat na Kawikaan 23, talatang 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Eh, amen, yun ang hiningan ng Diyos eh. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Wala siyang hinihing anumang bagay pati sa aking tatawan, kundi ang hiningi ng Diyos, una, higit sa lahat, yung puso natin. Maging tapat sa mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal. Pag ibinigay mo ang puso mo sa Diyos at akin, malugod ka sa aking mga landas. Yun ang layo nilang mahal na Panginoon. Pag ibinigay mo, tuturuan ka ng mahal na Panginoon at malulugod ka, sundin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang landas ng ating pinakamamahal Panginoon na siya nating dapat lakaran. Everybody say amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. No? Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang magbibigay ng puso sa atin. Dati-dati, napakatigas ng puso natin. Amen. Tayong nasusunod. Pero sabi ng banal, aklat po ng Ezekiel, 26-27. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kapitulo 36, ang talata po yung 26 hanggang 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Amen. Amen! Napakapalapakan po natin ang ating mahal na po. Sino magbibigay ng puso sa atin? Maglalagay ang mahal na Panginoon. Yung dati nating puso na napakatigas, pusong bato. Ngayon sabi, pusong laman ang ilalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dati-dati, mga amin tayo na sunod sa sarili natin, napakatigas natin, mga amin, ayaw natin sumunod, pero ngayon, nang isuko mo ang sarili mo, ang buhay mo sa Diyos, sabi, siya ang maglalagay ng pusong laman upang gawin sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ano ba po yung lagay niya? Pag binigyan na tayo ng puso ng Diyos, yung Espiritu niya. Amen? Amen? Sabi ng Bible, a man with the Spirit of God, a man with the Spirit of Christ, is none of his. So pag nilagay ng mahal na Panginoon ang kanyang Espiritu, makakalakad na tayo sa palatuntunan, sa mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Upang isagawa, mga minamahal, lahat magsabi praise the Lord. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Pangalawang bagay, mga minamahal, let us guard your heart. Amen. Kailan bantayan natin ang ating puso, sabi ng Bible, mga minamahal. Sabi rito, puli pong ating mahal na po, kailan po pakibasa po. Dito muna sa Kawikaan 4:23. Sa mga Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen! Yun pala ang purpose, yun pala ang layunin, bakit tayo pinag-iingat yung puso natin. Kailangan pala, bakit, sabi ng Bible, issues of life, dinadaluyan ng buhay. Amen! Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, puri pong ating dakilang Diyos, keep thy heart with all diligence of it are the issues of life. Guard your heart for everything. Sabi rito, above all else, guard your hearts for everything you do, plows from it. Amen? Amen. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung pala, mga amin, at dinadaluyan ang buhay. Kaya, dapat ito'y ingatan yung ating puso. Pag hindi na tumibok, wala na. Lalo mo, pag dinatumig ang puso mo, wala na, patay na. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga pa po itong mga aming mahal. Sabi ng Biblia, ingatan natin, bantayan natin. Lahat magsabi, Amen. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, Praise the Lord. Ano sabi po sa aklat po ng kawika o ng mga awit, mga aming mahal? Mga awit, 129, talatang 11. Ano pong sabi po rito? Sa aklat ng awit, kamanatang 119, talatang 11. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Amen! Saan mo iniingatan ang salita ng Diyos? Sa puso natin. So pag narinig mo salita ng mali, lalagay mo sa puso. Dahil ang layunin para hindi ka magkamali, magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Your words keep thy heart, sabi ng Bible. Lahat magsabi, Amen. That I might not sin, sabi against thee. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord! At ang sabi ng Biblia, let us remember that the Lord search the heart and examine the mind. Amen? Alalahanin natin na ang Diyos sinisiyasat ang ating puso at ang ating isip. Amen? Lahat pala ng ating ginagawa, minamasdan at sinisiyasat dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pong napakabanal ng Diyos. Amen? Ganun pala ang mahal ng Diyos, no? Inuusisa, sinisiyasat, mga minamahal, ang ating laman ng puso natin. Magandang isip natin kasi magkarugtong yan. Everybody say, Praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Dahil lahat ng ating ginagawa, ginagantimpalahan po ng ating pinakamamahal. To reward its person, sabi nito, hallelujah, according to their conduct. Sabi ng banal na kasulatan, lahat magsabi, Amen. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal. O dito sa aklat po ng Jeremias, this is ito po sinasabi, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po Jesus, ganito po ang pagkasabi. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao na ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. I, the Lord, search the heart, examine the mind. Amen? Amen? Everybody say, Praise the Lord. Bakit inuusisa ng Diyos? Dahil yung mga gawa natin, siya ang magbibigay gantimpala ayon sa ating ginagawa. Palapakan po natin ang ating mahal. Maging faithful ka sa Diyos, Diyos ang magbibigay gantimpala. Yes, let us remember, alalahanin natin na lahat ng ating ginagawa mula noon hanggang ngayon habang tayo naglilingkod sa Diyos at naghihintay sa mahal na Panginoon, inuusisa yan ang mahal na Panginoon. Tinitimbang yan ang mahal na Diyos. Amen? Everybody say, Praise the Lord. So yun, napakahalaga pala ng puso natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, puri pong ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng unang Samuel. Sa unang Samuel, kabanatang 16, talatang 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen! Sabi, the Lord does not look at the things people look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Amen? Everybody say, Praise the Lord! So, tinitingnan pala ng mahal na po, ano man mayroon tayo ngayon, tinitingnan pa rin pala ng Diyos yung puso natin.
Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang pamantayan ang malapon sa nakikita sa atin o anong mayroon tayo o kagupuhan natin o kagandahan natin. At tinitingnan ng Diyos yung kalooban at kagandahan ng puso natin na mayroon tayo ngayon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ang dami nga nagpapaganda, no? Mga minamahal, ano kung ano pa minalagay. Pero ang Diyos pala ang tinitingnan ang kalubuhan at kagandahan ng puso natin. Everybody say amen! Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya umaasa ka sa pagbabalik sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang, meron pa rin laman ang puso mo. Mga minamahal na ganito, nabasa natin kanina. Mateo 15:18-19. Yung nakakahawa, yun ang nakapaglalayo sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin mga minamahal. Sinabi mismo ng mahal na Panginoon, but the Lord to see to Samuel. Sabi niya mga minamahal, di niya tinitingnan yung taas, yung kagapuhan, at tinitingnan ng Diyos yung kalooban. Everybody say amen. Yung pagiging purity mo sa mahal na Panginoon, yung pagiging holy mo sa mahal na Panginoon, yung pagiging tapat mo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So lahat yan, inuusisa yan ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let us remember, alalahanin natin, mula noon hanggang ngayon, habang naghintayin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tinisiyasat yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung hindi nagbabago yung kalooban mo, dahil ang Espiritu ng Diyos binigay sa iyo, siya nagbigay ng pusong laman, mga minamahal. Kaya mga anak ng Diyos, sunod-sunuran, mga minamahal. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, yung magbigay sa bawat tao ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bagay na kanyang mga gawain. Lahat magsabi amen. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganun kahalaga, ganun kaimportante, mga minamahal. No? Everybody say praise the Lord. Bakit bound for him without blemish, without wrinkles, mga minamahal. Puri pong ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa hapong ito, tayo po ay magpulit magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal. Awitan po natin ang ating pong napakabait ng Diyos. At ibilabit ko po si Brother Ney. Praise the Lord. Purihin ang ating dagilang Diyos. Awitin po natin yung grace. Kainti lang po sa monitor. Tayong lahat ay sama-sama magpuri sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Who is Jesus? As long as you're seeking my face,
walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times you pick me up, and I keep on letting you down. And each time I look for sure of your glory, our pardon, forgiveness, taas natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating malabay, Lord. Yes, there is Jesus. For as long as you're seeking my grace, you walk in the path of my daily sufficient grace. Sa Tagalog po. Gusto ko ito. Yes, hallelujah. Sa'yo'y walang itatago. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago, ako'y iyong inako. Ako'y iyong tulungan. Ako'y panghawakan. Sa first instance tayo. Ang puso kong ito, O Diyos, hallelujah. Sa'yo'y walang may tatago. Yes, it was Jesus. Alam mo ang lahat. Pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagpapago, Diyos, hallelujah. It was Jesus. Ako'y iyong inako. Ako'y iyong tulungan. Ako ay panghawakan. Kailaming beses na ako'y nadarapak sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa'yo kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay. Ako'y bumalik at tumawa sa iyong alam. Last instansa tayo, sa last instansa. Turuan mo ako. Hallelujah. Lagi kong maalala ang kabutihan na iyong pusong mapapahal. Pusong mapapahal. It was Jesus. Huwag mo, Diyos, huwag mo kaming bibitawan, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming iiwan, O Diyos. Hallelujah. Handa kong patunayan. Yes, it was Jesus. Puso kong makasalanan. Maraming beses na ako'y nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa'yo kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong inihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses na ako'y nagdarapak sa pagtakbo papalayo sa iyo. Yes, hallelujah. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Jesus, hallelujah! Maraming beses na ako'y nadarapa sa pagtakbo papalayo. Hallelujah! Maraming
sakit sa iyo, kaluwer Lord, Jesus, sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong iniintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong anak. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating inawit, ang puso kong ito sa iyo ay walang maitatago. Mga minamahal, ang bawat himaymay at tibok ng ating puso ay hindi malilingid sa Diyos. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Sabi ng ating inaawit, napakaraming bagay na tayo'y nasusumpungan. Ngunit hindi papalapit sa mahal na Panginoon, kundi ito ay papalayo. Napakaraming pagkakataon na tayo po'y sumusuway sa nais ng ating dakilang Diyos. At ang pusong yan, mga minamahal ko, kagaya ng ating napag-aralan, ito ang puso na hinihintay ng ating mahal na Panginoon. Yan yung pusong handang magbalik loob sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng ating inawit, napakaraming beses ang pusong ito, mga minamahal, ay nasusumpungan ng daya. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, kung sa Diyos ay wala tayong maitatago, kailangan natin ang takbo ay papalapit sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pusong yan ngayon ay nilagyan na ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yan na yung pusong handang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga sabi ng ating inaawit, ang pusong yan ay walang maitatago sa mahal na Panginoon. Alam niya ang pusong ito kung ano ang ating kahinaan. Alam niya kung saan tayo nagkakamali. Kung sa puso niya lumalabas, mga minamahal ko, yung nakakahawa. Sa puso niya nakikita ng ating mahal na Panginoon kung ano tayo. Kaya mga minamahal, ang pusong ito ay gamitin natin. Gamitin mo ang puso mo para magluwalhati sa ating dakilang Diyos. Ang pusong yan, mga minamahal ko, gamitin mo para luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paanong paraan? Ang oras na ito ng ating pagkikipag-ugnayan, ang pusong yan ay patuloy mong buksan. At hayaan mo minsanan pa sa ating kalagitnaan na tayo po'y daluyan ng Kanyang Santong Espiritu. Sapagkat yan ang pangako ng mahal na Panginoon, lalagyan niya ng Kanyang Espiritu ang ating mga puso. At hayaan natin sa pamagitan ng Kanyang pagkilos ay maramdaman natin minsan pa na tayo ay pinasusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang ating magawa at masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng huling istansa na ating inaawit, itaas natin ang ating mga kamay at minsan pa nating purihin ang ating mahal na Panginoon. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo, O Diyos, kong bitawan. Huwag na huwag mo ring iiwan. Yes, hallelujah! Handa kong patunayan, puso kong magkasama. Misa na pa sa huling istansang yan, magpaturo tayo sa ating mahal na Panginoon. Turuan mo, yes, hallelujah! Na lagi kong maalala, it was Jesus, hallelujah! Ang kabutihan na, taas natin ang ating mga kamay, pusong mapagmahal. Hallelujah! Huwag mo, Diyos, ako bitawan. Huwag na huwag mo ring
Panginoon, handa kong patunayan, puso kong magkasalanan. Kailabing beses na ako'y nadarapa sa pagkakong papalayo sa Jesus. Hindi mabilang na sakit sa iyong kaluoban, pagsuway sa mga ulo. Yes, ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong galan. Maraming beses na ako'y nadarama sa pagtakong mapalayo sa iyo. Di mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo, ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Yes, hallelujah. Na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Magtaas tayo ng ating mga kamay. Buksan mo ang iyong puso. Taas mo ang iyong mga kamay. Buksan natin ang ating mga puso. Hilingin mo sa mahal na Panginoon ang kalayaan sa lahat na nakapagpapabigat sa iyo. Sabi ng ating inawit, ang pusong yan ay dadaluyan niya kay Santong Espiritu. Ang pusong yan ay papalitan ng puso. Pusong laman at dadaluyan niya na kanyang banal na presensya. At tuturuan tayo ng Diyos na palakari sa kanyang palatuntunan. Hallelujah! Hallelujah! With Jesus! Ipahayag ng iyong mga labi kung bakit ang pusong yan ay nanlulupaypay ng ihina kung minsan. Banggitin nyo yung mga labi upang tayo makalaya. Buksan natin ang ating mga labi at ating sambitin sa mga oras na ito na minsanan pa na tayo'y lubos ang pagpalain ng Diyos. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagsabi sa aming napag-aralan. Ikaw ang magtuturo at magpapalakad sa amin ayon sa iyong palatuntunan, O Diyos. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang pusong ito'y huwag manghinawa nung sumunod sa iyong pambalalakalooban. Ang pusong namin, O Diyos, bigyan mo ng katatagan, mahal na Panginoon, sa hamon ng buhay, mga pagsubok na dumarating sa iyong mga anak, O Diyos. Tulungan mo kaming maging matatag, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan, manatili kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Datlan mo kami na mga pusong yan ay nagsusumikap sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, hallelujah. Patuloy mong kahabagan, iunat mapagpalang kamay, O Diyos. Abutin lahat ng aming mga pangangailangan. Katugunan ng aming mga panalangin para sa aming taglay na karamdaman. Lutasin mo ang mga problema. Malabang sa'yo kami lubusang umaasa. Dalangin po namin, malapay lalo tigit. Aming binabahal, giligalibang ilisay, malapastor. Patuloy pagkalumang kalakasan. Kalusugan ng kanyang pisikal na katawan. Lalo tigit na mahabang buhay. Patuloy pagkalum sa kanya.
Ibus mo masagana mga biyay at pagpapala sa kanyang buong sambahayan. Mala mo, especially mga beloved children. Mala pa inoon, ikaw magpuno. Naglatakal ang mga pangay, lalo tigit ang karunungan sa mga uling panahon. Aluli, pagpalain mo rin lahat ng kanilang katuwang siya pong balala iglesia. Mala pa inoon, ipagkalumumisa na palat ng aming kahiligan sa unat na langin. Nang aming binabahal, ginigali mag-ilis ay malapastol kami nagkakaisa sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga taglay na karamdama sa pangalan ng Jesus goes out. Jesus name, leukemia, asthma, TB, diabetes, skin diseases, mga problema, kahirapan, mga pagsubok, mga demonyang panlulupaypay, mga panlalamig, sa pangalan ng Jesus goes out. In the mighty name of Jesus, problem be solved, vices begun. In the mighty name of Jesus, be healed right now in Jesus' name. In Jesus' name, problem be solved, vices begun. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po'y lulukso at tatalo ng tatlong beses sabay pagsigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. From the top of our voices shout three times. Hallelujah. 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 Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa kanya mga banal at buhay na salita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Blood Brother Florentino Roloyan. Praise God. At mga minamahal, tayo po ay darako naman sa bahagi na kung saan ito na po yung ating po mga announcement. At bago po natin na talakayin yung ilan natin mahalagang mga announcement sa hapong ito, tayo muna po ay kukuha ng ating special offering para sa ating pong pag-aayos ng ating pong bahay-sambahan. Kaya sa inyong patuloy at walang sawang pagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, buong pagkakataon, binibigay ko po sa ating beloved Brother Jaime, ating beloved Brother Doc, para sa pagpipray ng ating pong special offering. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po. May love pressure rin na mangyari. Manalangin to even hal. Hallelujah. Hallelujah. Mga bagong ama, nakilang Diyos, aming pinakamasus. Hallelujah. Hallelujah. So, nang dalangin ang Pastor Will Distad Almeida. Hallelujah. Minsan pa, mga panoon, natin yung mga anak, magkaloob namin special offering. Bilang pastos po siyang pasalamat, pagluwalhat, pagdakila sa lahat ng biyat, pagpapalang pinagawlo, mahal pa noon. Hallelujah. Mas pasumlo, pagpala, at pagloob, mahal pa noon. At ibalik mo nito masayod na pagpapala. At patuloy namin dinandalangin, mahal pa noon. Nakapagan mo kami, O Diyos, hallelujah. Patuloy maging kabahagi sa pagbibigay. At sa walang hanap buhay, mahal pa noon. Bigyan mo sila pagkakitaan, hallelujah. At sa nang gawin, sila makabahagi sa pagbibigay. Pagpalaamin kami lahat. Ito'y amusa mo dalangin sa matamis. At magkapanya ang pangalan ng pinakamasyo sa Luya. Amen. Praise the Lord. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved choir. Purihin ang ating dakilang Diyos. At para po sa kalaman ng ating mga minamahal na mga kapatiran, yung ating special offering para sa ating pong church improvement, praise God, makikita nyo naman po yung nagiging bunga ng inyo pong patuloy at walang sawang pagbibigay. Praise God. At katunayan po, kagalakan po naming ibalita po sa inyo na yan po yung second floor, mga kapatid. Yan po yung nasementohan na po.
Yung ditong galiwang parte ng kaliwang bahagi ng pag nakaharap po ako dito na sa gawing kaliwa, yan po hindi pa po na ano yan, nasisimentuhan. So yung gitna pa lang po tsaka yung aking gawing kanan. Praise God. At mga minamahal, yan po yung patuloy pa nating praise God na hihingin sa kamay ng ating mahal na Panginoon sa patuloy na inyong pagkikipagkaisa, pagkikibalikat para po sa banalagawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, ang lugar na ito ay ariin po nating sarili nating tahanan. Naniniwala po ba kayo? Amen po ba? Mga kapatid, ito'y sariling atin po ito. Isipin na natin ito yung sarili nating bahay. Amen po ba? Bahay sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, alam natin na nasa inyo pong patuloy na pagkikibahagi yung voluntary giving na inyong pagbibigay. Mga kapatid, tandaan nyo po, hindi po yan malilingid sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Alam ng Diyos yung kanyang gagawin dahil nagbibigay ka para sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa inyo pong patuloy at walang sawang pagkakaloob, mga minamahal, katunayan, meron pa po tayong cash on hand po dito. Yung ating special offering para sa ating church improvement, meron pa po tayong cash on hand na 115,982.95 centavos. Kaya mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon, sa mga kapatiran po natin na meron pong bukas ang kanila po mga palad na nagkakalob nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon para sa church improvement. Hayaan po nating basbasan po yan at ibalik sa inyo na makalibong beses ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At mga minamahal, katunayan, hindi lang po yung ating ginagawa dito na pagkoconstruction ng ating pong mga pangunahing kailangan. Yung nakaraan, mga minamahal, araw po yan ng Biyernes, ay dalawang beses po nag-brown out. Kaya mga kapatid, siguro po yung mahalagang bagay, yung po yung dapat nating uunahin. Amen po ba? Hindi po natin alam ang panahon, lalo ngayon, lalo nang bumubuhos ang malalakas na ulan, napakahirap naman po na sa gitna po ng gawain pag bigla pong nag-brown out. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito po ay naipaalam na mula po sa main church, kaya meron na po tayong total cash on hand po rito para sa ating generator na 9,008 pesos. 9,008 pesos na po ang nalilikom natin para sa ating pong generator. Ngayon po, siyempre kukunin natin hindi po yung generator na mas mababang klase, baka ang kayanin lang po yung pong instrumento. E paano naman po yung electric pan po ninyo para sa ganun, hindi rin po kayo masyadong mahirapan, masyadong mainitan. So yung kukunin po natin siguro po yung mas magandang kalidad at medyo mas mataas na halaga, yan po ay praise God ay kakambasin pa po mga minamahal ko para alam po natin yung ating pong presyo at amperahe nito na para alam po natin na ito yung sakto o hihigit pa na kapasidad para na magamit po natin sa lugar na ito pag dumating man yung tinatawag pong brown out. Purihin ang ating malapay noon. So meron po tayong 9,008 pesos, pero kung nais nyo pa pong magbigay, mag-pledge para sa ating pong pang-generator, mga minamahal ko, ay hayaan po natin na pagpalain po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos na buhay. Praise God! Kaya sa lahat po ng ating pong mga minamahal mga kapatiran, patuloy din po yung ating pong pagsasagawa ng ating pong banilagawain sa lugar na ito sa darating pong Biyernes. Yan po ay sa ganap na alas 10 pa rin ng umaga. At yan po ay matatapos po ng alas 3 ng hapon, pag-araw na po ng Linggo, dalawang session. Praise God, yan po ay sa ganap na alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Sa panghapon, alas 12 hanggang alas 4 na po yan ng hapon. Purihin ang ating malabo na may prayer and counseling tayo sa lahat ng ating mga kapatiran, mga katanungan patungkol po para sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, at sa araw po ng bukas, meron pong meeting yung ating mga beloved choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon at yung ating beloved brethren, beloved choir, kaya hindi lang po yung mga kapatiran na babasa sa hagdan, paki-assist na lang po sila at manatili po yung mga face mask. Kung meron po kayong face shield, mas maganda po. Alam mo mga kapatid, sa lugar po ng SM Fairview, mga kapatid, meron po dong grupo po ng mga kapulisan na hinuhuli po yung wala pong face shield. So, ibig sabihin, mga kapatid, maging handa po tayo.
baka sabihin natin doon lang sa ano yan sa Quezon City, eh paano kung biglain tayo rito? Maganda meron din po kayong nakahanda. Amen po ba? Mas maganda na yung sigurado, mga kapatid, kung halimbawang singilin kayo ng 300, di malaking bagay din na mawawala sa atin yan. Pero kung tayo meron na po, lumabas man tayo ng ating tahanan, biglain man tayo, masurpresa man tayo, kung meron mang uhuli, eh, ibig sabihin, safe pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating manapay noon. Yan po ay paalala po sa lahat ng ating mga kapatiran. Ganon din po sa inyo pong paglabas hanggang sa pagsakay, pag-uwi, dapat naka-face mask po tayo. Purihin ang ating pinakamamalapay noon. Praise God. At sa araw po ng Linggo, Father's Day na po yan. Kaya yan po ay para naman po sa mga ama ng tahanan. Araw po ng Linggo, Father's Day. At sa darating pong 22 ng June 22, mga kapatid, yan po ay ating one-year church Bible study anniversary sa lugar po yan ng Gaya-Gaya. Praise God. At hilingin po natin yung ilan po nating mga beloved choir members. Praise God na pwede po tayong tumulong doon sa paghahayo. Araw po yan na ng Lunes. Praise God, para sa araw na yan ay makapagpresenta tayo sa mahal na Panginoon bilang isang taon na mga kaluluwa na magpupuri sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. At sa lahat po ng ating mga beloved choir members, tayo po ay babati para sa ating minamahal ginigali banghilis na ating mahal na pastor para po sa kanya pong kaarawan. Yung mga beloved choir members, beloved elders, praise God, para tayo po ay maging bahagi. Praise the Lord. At araw po muli ng bukas, ulitin ko lang po mga minamahal ko, meron po kayong general meeting, beloved choirs. Praise God, yung ating mga taga main church, ating beloved Brother Willie Balios, kanya pong beloved wife, ay tutungo po dito sa araw po ng bukas, sa ganap na alas 11 ng umaga, dahil meron po kayong maaring pagmimitingan sa lahat ng ating beloved choir member. Pagpalain po tayong lahat ng ating dagilang Diyos na buhay. Kung wala na pong karagdaga mga announcement, mga minamahal ko, hilingin ko na po na tayong lahat ay magkaisang tumayo at tayo sama-samang magpasalamat sa pangunat paglangis ng ating mahal na Panginoon. Sa araw na ito, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa tagumpay ng kanya pong balalagawain. Kaya para sa ating pagtatapos ang buong pagkakataon, binibigay ko po sa ating beloved brother Rolando Lipalam para sa ating closing prayer. Praise the Lord. God bless you, beloved Preacher Brother Rene Malyari. Sige po, itaas po natin mga banal na kamay para tayo magtapos sa ating pinagpalang gawain sa hapon ito. Ama namin banal o Diyos, sa pangalan mo, tumahal Panginoon, maraming salamat nga natapos namin ang banal na gawain sa hapon tagumpay na patuloy mo pinagkakaloob ang kalakasan sa bawat isa sa aming physical, material, higit na spiritual. Unang dalangin namin na mahal, ginagalamahal Pastor, maraming salamat, mahal Panginoon, sa pag-MC. Inalay papurem sa ulungsung, di pulsung, mahal Panginoon. Papuring awit ng mga choir, maraming salamat. Mga buhay na patutuo namin na pakinggan nyo ng kalakasan, maraming salamat. Sa higit sila sa mga namalang kapatiran na tapat, kakalap ka sampung bahagi. Inang susi, pagpapalam, maraming salamat. Higit na pinapasalamatan, aminsay, nga dinadala ng mga ngaral. Nagsilbi yung pagkain, magkaluwa, maraming salamat. Espesyal namin ang panalangin, aming namalang ginagalang mahal Pastor, mahal Panginoon. Ipagkaloob mo mahabang buhay, kalakasan, kalusugan. Nagmula siya upang ipang aral ibanghilyo sa abat na sulok ng mundo sa radio television. Dalain ko rin, mahal Panginoon, kung paano kami dinako sa buong hapon na yung panambahan, ganun pagsamantala maghuriwalay gabay patnubay, ingat sa bat sa amin baong-baong namin ng kagalakan mula sa iyo, mahal Panginoon. Dalain ko rin, mahal Panginoon, Sister Pastor Rooker, patungo na minchars mahal Panginoon. Dalain ko, ingat sa pati mong lahat sa dakon minchars. Dalain ko rin, mahal Panginoon, sa araw po ng Friday muli kami ibalik sa lugar doon pabrihan kasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Pagpalaim kami lahat, unang dalangin aming mahal ginagal mahal Pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, dahil may kamayang tanda ng ating pagkakapatid sa ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Magandang hapon po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see
mga beloved brothers na available, mabaklas po tayo ng kordina. Naiwan po muna yung ating mga beloved choir na available. Mabaklas po ng ating kortina. God bless you po. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Bye.